buhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Buti ng Ama ay dakila niya, liwanag ay taglay niya, galak ay dulot niya, buhay ay pairam niya, lahat ay mapapahiram niya. Sa bawat anak niyang binuhay niya, ano nga bang dibatid niya para sa pangangailangan ng bawat isa? Ang may pandinig ay nakarinig. Bilang taong nabubuhay, nangangailangan ka ng pagkain, damit, tahanan, magmamahal, makakasama sa buhay, liwanag, lakas, sigla, tibay, kalusugan, kasiyahan, lahat ng iyan kailangan mo bilang anak ng Ama na nabubuhay. Sa makatwi dahil alam niyang kailangan mong lahat yan, siya ba ay sayo'y magkakait man lang? Lahat ng hindi alam ng tao'y napababatid niya sapagkat siya ang karunungan. Lahat ng wala sa tao'y maibibigay niya kung kinakailangan at makabubuti kanino man. Lahat ng kahilingan ay naririnig niya kung taimtim sa puso ng bawat isa. Lahat ay nakikita niya, walang di siya nakikita. Lahat ng salita ay maririnig niya, walang di maririnig siya. Lahat ng pandama ng mga anak niya ay nararamdaman niya at batid kung ano sila. Kaya't halina mga mahal ko, pakilala kayong lubos na kayo'y mga anak ng Ama, at makilala niyo siyang ganap bilang tunay na Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramaniyahana. Buhay ba ang Ama? Welcome, mahal na kapatid na Sally. Siya po ay galing ng Japan at isang kapatiran po natin sa Japan. Salamat sa kanyang pagdalaw at pagtungo dito. Bagamat ilang araw lang siya dito sa Pilipinas, subalit nag-mithi siyang makarating dito. Welcome ka sa amin, mahal na kapatid. Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Paano nga ba niyang nabubuklod ang mga anak niya? Paano nga ba niya napagtitiyap-tiyap? Sapagkat siya nga ang bumuhay sa bawat isa, ang nais niyang pagsamahin ay napagsasama niya. At ang mga pinagsama niya kung tunay na siya, hindi maglilimutan ang bawat isa. Sapagkat siyang nadarama nila at siya ang nasa una na puso nila. Kaya't kung paano ang bawat isa ay kilala siya, mapapatotohan ang nagkakaisa sila. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Mula sa simula, nakitungo, nakibaka ang mga anak ng Ama na naglilingkod sa kapwa nila nang dahil sa paglilingkod sa Kanya. Sapagkat hindi mo naman maaalayan ang paglilingkod ng Ama, kung di ka maglilingkod sa kapwa mo. Paano mo siyang paglilingkuran kung sinasabi mong maglilingkod ako sa Diyos?
paano mo siyang paglilingkuran? Ano ibibigay mo sa kanya? Pakakainin mo ba siya ng pagkain mo? Padadamitan mo ba siya ng pananamit mo? Pasusutan mo ba siya ng panyapak na sinusut mo? Na tulad ng panyapak mo, hindi niya yan kailangan. Ibibigay mo ba sa kanya ang bagay mo para malugod matuwa siya? Hindi niya yan kailangan, sapagkat lahat ng nasa tao nagmula lamang sa kanyang paglikha at kaparaanan. Lahat ng ito ay nakikita sa lupa at di makikita sa loob ng langit. Kaya kung anong nakikita sa ibabaw ng lupa, patutuo ng Ama na siya ang lumikha. Buhay ba ang Ama? Kaya kung papaano ang kanyang anak na nilikha dito sa lupa, nais niya'y mailikha rin sa puso ng bawat isa kung ano ang damdaming mula sa kanya. Nais niya ring mailikha sa isip ng bawat isa kung anong layunin niya sa kanya. Kaya't halina kayo, mga mahal ko, kung papaano kinikilala niyo ang Ama at nakikilala niyo siya, gawin niyong marapat na siya ang maging manlilikha ninyo. Huwag maglikha kayo ng sarili niyo at magkathang isip kayo, sapagkat ang kathang isip ay pang tao at ang salitang totoo ay sa Diyos na totoo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alala, umbaga, madaling magsalita, mahirap magsagawa. Madaling manalita kung hindi umalang dila, ngunit mahirap tuparin ang sinasabi ng dila na tinutulak para iluwal sa lupa. Sa makatwid, mga mahal ko, ang bawat araw ay nangangailangan ng pakikipagkaisa, pakikipag-isa, pakikiisa, at walang dapat makiisa at paging dapating pakikipag-isa, kundi ang dapat na nag-iisang Ama ang makipag-isa at makiisay anak niya. Buhay bang Ama? Kaya sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Ipayapa mo ng isip mo. Yamang payapa na rin siya. Mamaya kausapin kita. Sapagkat ang wika nga, anuman ang naganap sa buhay ng tao, walang saksing totoo maliban ang Ama. Ngunit ang tao, kung magawa man niyang sumaksi, hindi lahat ng saksing totoo sinasabi. Sapagkat may mga saksing bulaan at may saksing tapat at totoo. Ngunit kahabag-habag ang mga saksing bulaan sa mga saksing totoo ng Ama ang saksi rin sa kanila. Buhay ba ang Ama? Ano ba ang ibig sabihin ng saksi? Witness. Hindi yung sinasabing saksi ka ni Jehova, kundi saksi, witness ka. Ikaw ang nakakakita na kinuhang justisya. Mananalita sa tama. Ngunit paano? Lahat ba ng kinukuhang tagapagsalita ay totoo sinasabi? At lahat ba ng kinuhang witness ay totoo rin? Sapagkat maaring sabihin ng nagtuturo sa kanya, ito sabihin mo, kahit hindi totoo. Ganito sabihin mo, kahit hindi totoo, para lang makaligtas, para lang makalusot, para lang matapos. Ngunit, ang tunay na saksi, alam niya ang lahat. Kaya mga minamahal, ano ba ang ibig kong ituran? Maging tapat kayong saksi ng Ama sa kabutihang gawa niya sa lupa. Maging tapat kayong saksi ng Ama sa mga salitang banal niyang niluluwal sa lupa. Maging tapat kayong saksi ng Ama sa kabutihan at kagandahang loob niya. Maging tapat kayong saksi ng Ama na siyang totoo, tapat kaninumang anak niya. Sapagkat kung walang saksing totoo, tapat na anak siya,
Kung lahat ay huwad, sinong mapipili niya? Kung lahat ay talusira, sinong mapipili niya? Kung lahat ay mapagkunwari, sinong mapipili niya? Kaya't itinatalaga niya at nagtatalaga siya ng mga anak niyang saksi sa nakikita nila, sa naririnig nila, ama ay tapat kanino mang anak niya. Kaya't ang bawat isa ay nagnanasa at pinagnanasahan ay kung anong gusto nila. Ngunit ang ama ang pinagnanasahan niya kung papaano ang mga anak niya ay maging tapat sa kanya. Kaya naman ang mga anak niyang tapat at totoo sa kanya, ang layo nila ay maging ganap sila. Sapagkat ang layo ng amang tinanggap nila ay maging lubos, ang kalugod-lugod sila. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya ang wika ng ama, maging saksi kayo sa kabanalan at tupdin niyo ang kabanalang nakikita ninyong totoo. Maging saksi kayo sa lahat ng dako kung saan man kayo'y naroroon sa tama't tumpak na gawa ninyo at gawa ng ama. Upang sa gayon, saan man kayo naroroon, kung papaanong tapat kayong saksi at tapat kayong anak ng ama, makikita nyo rin kung paanong katapatan nyo na dulot niya ay ligaya. Kaya nga, ibinigay niya ang dalawang saksi, ang isang bulaan at isang tapat, ang isang tama at isang mali, ang isang totoo at isang hindi, sapagkat upang mapili ng ama kung sino ang totoong saksi sa lahat ng nakikita niyang kabutihan ay nagnanasang siya'y tumalima. Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan, kaya't ang bawat anak ng ama na ginawa ninyang marapat, naway maging dapat at ganap din silang lahat. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Walang tunay na nakalilirip ng kalooban ng tao, kaya't walang tunay na hahatol at huhusga maliban siya. Walang tunay at tapat na totoo maliban ang Espiritu Santo, kaya't tao'y maaring maging hindi totoo. Ngunit ang taong totoo tapat sa Espiritu, di niya rin kayang gawing linlangin ang Ama. Kaya't ang Amang nakakakita at saksi sa lahat, siyang hahatol at huhusga sa bawat kanyang anak. Kaya't ang bawat isa'y maging marapat lamang, kahit siyang dako, saksi siya. Kaya't ang wika ng Ama, ang tapat at totoo, akin, ngunit ang di, ay sa demonyo. Kaya't ang bawat isang tapat at totoo, ligaya'y kinakamtan, kasi yahay nadarama, liwanag ng isip ay sa kanya, at magiging marapat kanino man. Mga minamahal ko, tulad ng tinuran ko, saksi ang Ama sa naganap. Kaya't mamaya, kayo ni Apo Kunching ay mag-usap. So, inyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay bang Ama? Mula sa mga gawa ng mga apostol. Kung papaano noon may tumalima, ngayon may tumatalima, sa mga susunod pang panahon may tatalima rin. Sapagkat hindi tatapusin ang amang tatalima at tumatalima ang mga anak niya. Kaya takda-takda ang lahat at panapanahon sa bawat kanyang paghirang. Ngunit lahat ng panahon, may tinatakda siyang hinihirang, mayroon siyang pinipiling hirangin. Kaya't sa lahat ng panahon, hindi matatapos ang kanyang salita, hindi matatapos ang kanyang gawa sa lupa. Subalit, tinatapos niya at natatapos sa mga anak niyang talosira. Kaya't ang wika ng Ama, makinig kayo, mga mahal ko. At nang makaligtas na kami't makaahon, nalaman naming ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakainam ng pakita sa amin ng mga tagaroon, sapagkat bumagsak ang ulan at maginaw. Nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pablo'y namulot ng kahoy nang inilalagay na niya ito sa siga
may lumabas na isang ulupong nang madarang sa apoy at ito'y pumulupot sa kanyang kamay. Nang makita ng mga taga roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, tiyak na mamamatay tao ang lalaking ito. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit di naman itinulot ng langit na mabuhay pa. Subalit ipinagpaglamang niya sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Hinihintay naman nilang mamaga si Pablo o kaya'y biglang mabuhay at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala mang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng akala. Isang Diyos iyan, wika nila. Ganyan ang tao. Kapag ika'y minamasda nila, sa pananaw nila'y di ka totoo, at sa pananaw nila'y di ka totoo nga, at di ka magpapakatotoo. Maraming hinahanap sa iyo ang tao. Ani na lang nila'y mamatay ka na. Ani na lang nila'y mapahamak ka. Ani na lang nila'y may mangyari sa iyo. Ngunit napapatotohanan sa mga anak ng Ama na kung anong inaasam-asam ng mga mapagpahamak na nila lang at inaasam-asam ng mga mamamahamak na nila lang, sila'y napapahiya. Kaya tulad nitong si Pablo, na inaakala nilang nakaligtas nga siya at di na namatay. So balit, hindi pa rin niloob ng langit na di siya mamatay. Tapos na hekha ngayon ang buhay niya dahil nakita nilang kinagat ng ulo po. Subalit hindi man lang siya na ano, dahil ni hindi na maga na ang inaasahan nila ay patay ka ng bata, kawika nga ng tao, sapagkat ulupong ang kumagat. Ano baga ang ibig ituran, mga mahal ko? Pilit ba kayong kinakalaban ng sanlibutan? At kumakalaban ang katotohanan? Alam ng Ama ang totoo. Kilala niya ang dapat at hindi dapat. Kaya't anuman ang pananaw ng kapwa niyo tao, kung Ama ang nasa puso't isip niyo, mapapahiya lang ang humahatol at humuhusga sa inyo, sapagkat ang inaasam nila't inaasahang mapapahamak kayo dahil makasalanan ang tingin nila sa iyo, dahil mali ang ginagawa mo sa tingin nila sa iyo. Subalit ang Amang saksi sa lahat ng ginagawa niyo, kung tama tumpak ang ginagawa niyo, siya pa rin ang kaligtasan ninyo. Siya pa rin ang buhay niyo, siya pa rin ang lakas niyo, siya pa rin ang sigla niyo. Kaya't ang bawat anak ng Ama na di totoo at ganap sa kanya't isip nila'y marumit, mabaho pa. Kaya napapahiya sila sa bandang huli. Kaya halina mga mahal ko, ang bawat araw ay maligaya niyong makakamtat matatamo kapag saksi ang Ama sa lahat ng kabutiang ginagawa niyo, sapagkat anuman ang balakin at naisin ng kapwa niyo tao, kung di lolobin niya, sila ang mapapahamak na pagdurusahan nila. Gayon nga ang Ama. Sapagkat kung papaano itong si Pablo, ang layo niya'y magpakabutit ilunsad ang kabutian. Ngunit, ang mga anak ng Amang nagmamaangmaangan at nagpapakabuti sa harapan ng kapwa nila lang, ngunit di naman sila totoo at damdamin nila'y mahirap kalabanin, sapagkat di sila totoo, naman din sa puso nila'y wala siya. Kaya't ang wika nila, wala na silang minasdan kundi ginagawa niya. Kaya't nang dumating ang isang pulupotin siya, ay tuwa nila. Ngunit sa kanilang katuwaan na param. At nang makita nilang ito'y tinuklaw, hindi pa rin sila nasiyahan ng hamak pa rin. Matutumba na lamang yan. Ngunit nang hindi man lang nila nakitang walang nabago sa kanya, ano ang sinabi nila sa bandang huli? Ay tunay siyang anak ng Diyos. Ganyan ang tao. Maraming hinahanap, maraming gustong makita, ngunit ang Ama'y di makilala. Subalit ang tunay na kumikilala sa Ama, walang hahanapin kundi matwid niya, at walang susundin kundi tuntunin niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenayahana, nekaramenayahana, nekaramenayahana. Alalaumbaga, salita'y matalinghaga, sapagkat salitang mula sa Amang dakila. Subalit ito'y matalinghaga, manggawa ay may kaangkop sa lupa.
kaya't ang lahat ng ama niya sa kaniya'y kumikilala. Naaangkupan ng mabuting isip sila, naaangkupan ng mabuting damdamin sila, nabubuo ang balangkas sa kabutihan ng pagkatao nila, kaya't natutupad nila ang layo ng ama. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramaneyahanam. Alalaumbaga, pagahari ng amay walang maliw, walang katapusan kanino man, ang hain niyang mainam. Halik kayo, mga mahal ko. Namnamin niyo ang mainam niyang alay at sa kalooban niyo'y kayo'y magkakaroon ng kasiyahan. Nekaramaneyahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Dakila ba siya? Malayo man at malapit ay pantay lamang. Nakikita ng Ama, naririnig niya, kaya't ilagak sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal ko, kaya't pag-isahin nyo sa tama at mabuti ang damdamin nyo, ni kailanman di kayo makakadama ng sama ng loob, sakit ng loob, pagdaramdam, bagkus mahahabag pa kayo at maaawa sa mga kapwa nyong hindi totoo sa inyo. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag nagpakatotoo kayo at tapat din kayo, nakikita nyo rin ang tapat at totoo sa inyo. Tama baga? O kayo, sige, kahit sampu kayong magkakaibigan. Iba-iba ang ugali ng bawat isa. Subalit yung parehas ang damdamin, nagkakaisa. Yung laban sa kanila, kalaban nila. Kaibigan ba ang tawag sa kanila? Hindi kaibigan, kaaway sa bandang huli kapag sila'y di nagkaisa. Kaya, sino lang ang kaibigan? Walang tunay at tapat na kaibigan. Kristo lamang. Daan ang katotohanan at ang mga totoo tapat din, iyaong nakikipagtotoo man din. Kaya't kapwa pagsasamahin ang tapat at totoong damdamin at ililis siya ng Ama ang di marapat sa totoong kanyang mga anak. Kaya't ang nagkakasama-sama, pag magkasama-samang totoo sila, masaya't maligaya. Ngunit subukan ninyo, pag hindi totoo, mayroong nararamdamang iba ang di totoo. Kaya dito nakikita kung anong damdamin ng mga anak ng Ama. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramaneyahanam. Sa halip na ipanalangin nila itong si Pablo, Panginoon, wala po sanang mangyari sa kanya. Subalit hindi gayon ang ginagawa nila, naghihintay pa silang tumumba na lang. Yan ang tao, alam na gupo na ang kapwa niya. Titingnan pa kung paano magugupong-gupong-gupo pa sa halip na tulungang umangat at makaangat sila. Hindi nila ginagawa sapagkat ang layo ni nila'y iba. Ganyan ang tao, sapagkat itong ugaling tao, yan ang ugaling pagkatao. Ngunit ang ugaling mula sa Ama, nakikita niyang nakagupo ang kapwa niya, dadamay at tutulungan niya upang maiangat, hindi sa layuning pang sarili lamang, kundi para sa kabanal at kabutihan ng Ama. Mga minamahal ko, tandaan ninyo, iba ang damdamin ng Ama. Ngunit magiging damdamin niyo rin siya kung totoo at tapat kayo. At haba namang nakikipagtapat at nakikipagtotoo ka sa Kanya, sinasaayos niya rin ang pusong taglay mo para manging ganap ka, maging kalugod-lugod ka, masaya ka at maligaya sapagkat siyang tagaayos ng gusot at nalulukot. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramaneyahana. Buhay bang Ama? Ilan kaya ngayon sa palagay niyo ang katulad ng mga
humuhusga kay Pablo nang wika nila. Tiyak na mamamatay taong lalaking ito. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit di naman itinulot ng langit na mabuhay pa. Sinong higit na nagkakasala? Itong sa kanila'y nakikipagtotoo. O hinahamon ang katapatan niya dahil kung ano-anong mga sinasabi nila. Yan ang tao. Ngunit iba ang ama. Kaya't sa wikang totoo, ang totoo'y tapat. Sa kanya ay ganap. At ano pa ang sinabi nila? Hinihintay naman nilang mamaga si Pablo o kaya'y biglang mabuwal at mamatay. Ngunit nang wala silang makita, nang wika nga nila, nang matagal na silang naghihintay at wala namang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng akala. Yan ang tao, maraming panukala, hakahakat akala. Sapagkat kundi nga sila totoo sa kapwa nila, maraming iniisip na di tama. Kaya nga ang gusto nila, mabagsak at bumagsak pa sa halip na maiyangat nila. Kaya tangwi ka nila, isang Diyos yan, wika nila. Biglang napihit ang isip nila sapagkat walang nakita na mapapahamak pala itong si Pablo. Ganyan ang tao, madaling pumihit ang isip niya, magkunwari't nagkukunwari. Ngunit natapos na sa amay na sukat na kung sino sa kanila ang totoo, kaya't mahahatulan din sila. Bakit? Sapagkat nung sabihin nila, tapos na ang mga nasabi nilang di tama. Nung inakala nilang Diyos na nga ito, tapos na ang pinaghatul-hatul nila sa kanilang kung ano-ano, kaya't hahatulan din sila ng Ama. Yaon ang tao, ang matang humahatol, ang isip ay umaandar, ang puso'y wala siya. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramenehana, nekkaramenehana, nekkaramenehana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Naunawaan niyo po ba ang kasaysayan nitong si Pablo? Kung papaano siya nakibaka sa mga taong di totoo? Kung paano niya pinaglabanan ang kung ano-anong mga sinasabit layunin sa kanya ng tao? Ganyan ang magpakatotoo. Tapat mo nang ginagawa, totoo mo nang ginagawa ang tama at marapat na makabubuti sa lahat. Subalit yung di totoo sa'yo, kung ano-ano pang iniisip nila, ano naman ang nawala sa'yo? Kung totoo ka nga, anak ng Ama, wala sa taong sa'yo, patuloy na nanlulukot, nilulukok at dinadaya, sila ang mapaparusahan bawa. Kaya nga't maliwanag, ang pinuno sa pulong na iyon ay isang nagngangalang Publio, malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Nagkataong nararatay noon ang ama ni Publio dahil sa lagnat at disenterya. Kaya't dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong niya ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Yaon pa ang nasaksihan nila. Sa kabila ng hamak at paghatol, gumawa pa ng kabutihan itong si Pablo. Hindi niya inalintana kung anong sinabi nila sapagkat ang taglay niya ay Diyos na totoo. Kaya't sa halip na magalit sa kanila, ginawan pa ng kabutihan ng mga kaharap niyang umisip sa kanya. Yan ang katotohanan. Nasa kabutihan ka ba? Ano man ang ginawa sa'yo, mabuti pa rin ang igaganti mo. Sapagkat taglay mo ang Diyos na mabuti at ang Diyos na nagpapakabuti na binubuti at pinabubuti ka bilang tagasunod at sumusunod lamang bilang anak kanya. Yan ang patotoo, mga mahal ko. Kaya, ang napapabuti, lalo pang napapabuti at bumubuti kaysa dati, subalit ang lumilis at napapahamak, lalong pinahamak ng amang dakila. Yaon ang pawang katotohanan, kaya tangwi ka. Dahil sa nangyayaring ito, nagdatingan ang ibang mga taga roon na may karamdaman at sila'y pinagaling din. Pinarangalan nila kami sa iba't ibang paraan at binigyan ng lahat ng kailangan sa paglalakbay ng kami papalis na. At yaon ang ginawang kabutihan ng Ama
sa kabila ng gayon ang pagnanasa ng mga taong kaharap nila, ang kabutihan pa rin ang nanaigsama na ginawa para sa mga anak niyang sumusunod sa kanya. Kaya naman ang napatotohanan ng Ama ay totoo at tapat din sila. Ang Ama ring pumaraan at nagbigay daan para lahat ng kailangan nila ay makamtan. Kailangan niyo ba ang hinahanap niyo? May pangangailangan ba kayo? Magpakatotoo lamang ang Amang gagawa ng kaparaanan upang masumpungan niyo ang lahat ng sa inyo'y dapat kinakailanganan. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat ang wika nga ng Ama, ako ang daan ng katotohanan. Ako ang pamamaraan. Ako ang kagalakan at kasiyahan. Ang pamamaraan ko ay iba sa pamamaraan niyo. Ang gawa ko'y iba sa gawa niyo. Ngunit kung tutuntunin niyo ang gawa ko, madidiretso kayo't maligayang tatahakin niyo itong mundo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano man ang ginagawa niyong mabuti para sa kapwa niyo, gawin niyo pa rin ito alang-alang sa Amang pinaglilingkuran niyo. Ano man ang sambitin at wikain ng kapwa niyo, patunayan niyong anak kayong totoo ng Ama. Sa gayon, ano man ang ginanti para sa inyo ng kapwa niyo, ang Amang bahala sa kanila. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Kaya't ang liwanag ay di mamamatay sa taong mga nananahan sa kanyang katotohanan. Subalit kailan may di magliliwanag ang mapagmaang maangang nilalang. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ang Panginoon kapag tumitig, nasisilayan niyang ganap. Ang tao kung saan lang maabot ng kanyang tanaw, yun lang ang nakita niya. Ngunit ang Ama, di man siya nakikita, pag siya'y gumalugad ng titig sa lupa, abot niya ang lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya, pakita niyo sa Kanya at ipabasa ang laman ng isip at puso niyo. Wala mang kayong sinasabi tulad nitong si Pablo. Ulitin natin. Pinarangalan nila kami sa iba't ibang paraan at binigyan ng lahat ng kailangan sa paglalakbay ng kami papaalis na. Papaalis na sila sa dakong yaon. Ngunit, hindi nawala ang pabaon na mainam sapagkat ang Amang kumilos saksi sa kanilang kabutihan na tinataglay. Kayo, nahihirapan ba ang loob nyo? Bakit? Anak ka ng Ama. Pakilala ka sa katapatan at makikita mo tapat siya kanino man. Pagpalain kayo. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Buhay ba ang Ama? Ang hirap po ng isang apo kunti. Kung minsan may batid ka pero hindi mo maisiwala. Kung minsan na may kailangang magmaang-maangang kang di mo alam pero alam na alam mo yan. At kung minsan naman kailangan ay magbigkas ka, subalit di naman maintindihan ang pinagbibigkasan mo. Kaya kahirap nga naman ang kalalagayan ng mga anak ng Amang tinutuntun ang kanyang daan. Ngunit, sa tao lang yan. Kapag nagbilang sa Espiritu ka, walang magagawa ang katawan mo lupa. Kailangan sundin mo kung anong atas sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya naman, ang bawat araw, kung mayroong hindi nakakaunawa sa iyo, may makakaunawa naman sa iyo. Kung mayroong umaayaw sa iyo, may gugusto naman sa iyo. Kung mayroong hindi nagmamahal sa iyo, may magmamahal sa iyo. Anong lugi? Anong talo, wala pa rin tao. Buhay bang Ama? Kaya, gawin nyo ang lahat, wag para sa inyo, kundi para sa Ama, at gagawin niya ang para sa inyo dahil siya ang kinilala nyo. Sa
sa bulaklak lang ng ilang ilang at bulaklak ng sampagita, makapagninilay na kayo. Kung di kaya pa bulaklakin ng amang ilang ilang at sampagita, sinasabi mang sampagita yan, kung walang bunga, anong patutoong sampagita siya? Sabihin mang ilang ilang yan, kung wala pang bunga at di mo pa nakikita kung anong uri ang ilang ilang, hindi mo alam ipaliwanag kung anong ilang ilang yan. Kaya, sa bunga nakikilala kung ano ang kanyang puno at kung ano ang kanyang sanga. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramenayahana, nekkaramenayahana, nekkaramenayahana. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mang kinatanggapin. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Lahat na yan. Pakilagay mo nga, kapatid na Cecil. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo,
manalig o mangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Ay, buhay na buhay ang Diyos. Tingnan nyo nga naman ang buhay. Ano po? Kung iisipin mo, paano siyang nakarating dito, ano? Dahil kapag ginusto ng Ama, saan ka man, niya gustong dalhin, may pamamaraan. Katulad ng mga nangingibang bansa, sa Pilipinas, ang kanilang bayan, bansang Pilipinas, doon sila'y sinilang. May nakarating ng France, Germany, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Japan, etc. Sa Brazil, Israel, Jerusalem, Jordan, nagkalat ang mga anak ng Ama. At ang mga taga-ibang bansa naman, nakatutungo rin sa bansang Pilipinas. Kaya, tingnan nyo, kung kalooban ng Amang makarating ka sa bansang iyon, nasa sa ayos ang papel mo at nakakatungo ka ron. Kapag ayaw niya, kung dyan ka lang sa Pinak, dyan ka lang sa Pinak. Ano? Saan po ba ka po kunting yung Pinak? Doon, sa putik. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sa dulo ng paligi. Kapag ginusto niyang sumakay ka ng barko, may pamamaraan siya. Kapag ginusto niyang sa eroplano ka sumakay, may pamamaraan siya. Kapag gusto niyang sa tricycle, dyan ka lang sa tricycle. Buhay ba ang Diyos? Kapag gusto niyang mabago ang sasakyan mo, bisikleta nung una, naging tricycle, naging kotse. Aba, kaya niyang gawin yan. At kapag ikay naman may kasakay ng eroplano, mayroon kang airplane, may helicopter ka, bumagsak ka, wala lahat sa'yo yan. Patay ka. Buhay ba ang Diyos? Ganyan lang ang buhay. Ano nga bang may pagmamalaki mo sa Kanya? Wala. Sapagkat Siya lamang ang lahat ng nagbabalangkas at nababalangkas Niya ang lahat. Kaya, magbalangkas kayo ng buhay nyo, subalit masigit nyong ipabalangkas sa Kanya. Nang sa gayon, kapag Siyang bumalangkas, walang ungos-ungos, walang labis-labis, walang kulang-kulang, pantay, pag sinukat, kwedrado. Buhay ba ang Ama? Ngunit kapag kayo, kapag sinukat nyo, kwedrado, naging kwadra. Buhay ba ang Ama? Kwadra ng kabayo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ay buti ng Ama, kay dakila niya. Walang hindi mapipihit siya. Sapagkat kung ang panahon na pipihit niya, sapagkat ang hangin na pipihit niya, sapagkat ang ulan, napapasadyad niya kung saan. Ikaw din, kaya kanyang isadyad kung saan ka dapat isadyad. Kaya kang paratingin kung saan ka dapat dumating. Kaya kang paroonin kung saan ka dapat tumungo at patunguhin. Ngunit kung kaya niyang gawin sa iyong lahat, bakit di mo siya tanggapin? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Gusto niyo bang makasadyan? Nakasakay ba kayo sa daong? O hindi pa kayo sumasakay? Paano kayong isasadyan? Saan kayo nakasakay? Baka nakasakay pa kayo sa inyong talampakan. Baka nakasakay pa kayo sa inyong upuan. Eh hindi kayo sasadyan ng paan niyo't puon. Ay, ano po yung puo? Puon niyo'y upuan niyo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sumakay muna kayo sa kanyang daungan ng kabanalan at isasadyan niya kayo sa kalwan hatian. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Lagi nyong tatandaan, ang salitang may bukas pa. At ang paalalang may wakas ang buhay. At paggunitang may kalwalhatian. At pandamang magmahalan ng manahan ang paghahari ng Amang Mahal. Paghaharing walang kamatayan, kapuspusan ay inyong kamtan. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa inyo yung buong mangibabaw tao. Nektaramanayahanam, nektaramanayahanam.
Nek karamanayahanam. May tanong po ba? Kayo? Wala kayong tanong. Wala rin akong itatanong. Kaya tayo wag magtanungan. Tayo'y magtulog. Buhay po ba? Di ba ang saya ng magkakaisa? Masaya ang magkaisa at masaya ang nagkakaisa. Kaya tayo'y magkaisa sa Ama. Pagpalain kayo, tayo na sa Antipolo.